Please be advised that the views and opinions of the hosts and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Magbabalik po ang Halloween edition ng Millennial TV. Ito po ang inyong tribal chief na si Joaquin Mendoza. At simulan na po natin ang kwentuhan natin ngayong gabi, no? Buksan mo na yan. Tama na. Daming arte. Ayan! I am my inner Nolly De Castro, guys. Like, I'm not always gonna get a Halloween special. And congratulations to Millennial TV. Episode 35 na tayo. Yes. So, sana umabot tayo ng second. Like, sana magkaroon tayo ng Valentine's episode. Christmas pa, guys. Christmas special. Pero congratulations to everybody. Yeah, we're very, very happy to be here. Halloween episode. No? Ayan, so, speaking of Halloween, kasi diba yung sabi nga natin na nag-evolve ngayon mga how we celebrate Halloween here, especially in the Philippines. Ngayon, more on parties na siya. Before, parang yung mga bata noon, lagi lang takot. Kasi nga, imagine, di ba, meron yung show na, yung sinabi mo kanina, puro Magandang Gabi before. Bayan, si Nolly De Castro. Puro shows, like horror, even yung mga MMK noon, even yung, ngayon, di ba, yung mga magazine shows, they would interview people talaga, haunted house. And si Millennial TV is about to join that rich history of scary scary stuff na you watch during Halloween. So guys, I'll start na lang siguro, no, with siguro sobrang basic na experience. College, kahit saan tayo nag-aral, lahat yan may some may mga ghost stories yan. Story or another. Naalala ko pa to nung days namin sa ano, we were in the Cervini dormitory together with the rest of the varsity players nung panahon namin. As in, yung mga basketball players to na hindi ko napapangalanan kasi baka yung magalit sila sa akin na in-out ko sila. But long story short, nag-set up kami, ng, or hindi kami, sila, andun lang ako sa area. Nag-set up sila ng Ouija board. Mm-hmm. Doon sa ano, kasi Ouija board sila to? Yeah. The way our rooms are set up kasi sa Ateneo, para lang may konting context kayo. Normally, it's parang four beds, four people in a room, diba? So, kanya-kanya kayo space, kanya-kanyang cabinet. And then, tabi-tabi nila kami ng mga kwartong ganyan. May isang notoriously haunted na kwarto doon, which is totally separate story altogether. But wait. Siyempre, dorm eh. Parang isipin nyo, lockdown. Yung boredom namin noon, di ba? Parang the training and school. Yeah. And it's not like we had money to go out. So, we set up an Ouija board, tapos may basong ganyan. Spirit of the glass. Before anything could even happen, the darn thing broke. As in, pasimula pa lang, pasenta pa lang, nabasag yung baso. What? Nabasag yung baso. So ngayon, again, kaya ako in-establish ng mga basketball player kasi ang lalaking mga mama ng mga to, nagtakbuhan lahat. Nagdasal. Every ko sila lahat ito magdasal. Nagulat na lang ako, sabi ko, kasi nabasag eh. Parang syempre, parang what the hell happened? Yeah. And then, yun nga, parang yung mga, nagtatakbuhan na lahat. Yeah. Parang, oh my God. And eventually naman, I mean, nothing followed that incident up. Pero parang ang naging key takeaway namin nung nag-settle down na lahat is, there was probably a, again, feel free to be skeptic about this, a good spirit that stopped it from happening before, you know, before it started. Diba, don't touch that. Don't play with devils or kasi with wala spirits. Na after wala na after. I mean, although yung Cervini dormitories naman, and I'm sorry my beloved alma mater, notoriously ano naman yan, marami naman meron ding talaga mga kwento ng, you know, pero walang naging skeptic sa inyo parang who actually investigated na parang maybe may kinalaman dito yung physics, maybe cold or hot yung temperature ng glass. Clearly our friend here does not I mean I'm trying to make it scientific as possible kasi di ba parang what are the odds na parang just when you were about to start doing something and then it broke. Pero kasi di ba may mga moments din naman sa bahay na nababasag na lang bigla yung baso. Because it's about time for that. If I wasn't there. I admit. Because you were there. Skeptic. I was there. Like the darn So that incident made you believe that, you know, probably, you know, supernatural really happens and it's true. I guess I do believe in the supernatural. Yeah. Maybe it's how it manifests lang. Ito, story number two before we move on to everybody else, no? Back when, siguro just a few
years ago na before kasi pag lumalaban ako, ang ginagawa ko minsan para kasi I train twice a day, morning and then evenings, to save myself the hassle of having to go back home and then go to the gym again the next day. There would be times na matutulog ako sa gym together with some of my teammates. So imagine niyo na lang, if you've ever been to, for the people that have been to like Empower Metro Walk, Ultimate Fitness Metro Walk, merong malaking mat space yan para sa mga nag-jujitsu. So ang ginagawa naming mga ano, may quarters yung mga coaches, eh kami naman parang we were just squatting for the temporarily. Maglalatag kami ng kanya-kanyang unan saka whatever. So that's, yeah. So higa lang, whatever. I mean, part of the lifestyle. I've had this dream multiple times na there would be someone na, sorry ha, medyo vague yung details. But there would be someone na every single time, it's somebody I know, a friend, a relative, or whatever. You ever have those dreams na they happen where you are? So, kanyari, katulog ako dito. And then my dream happens here. You get it? So, what happened in the dream then? Again, very vague details. Is it lucid dreaming? Here's the thing nga eh. Every single time, what would happen in that dream is that whoever it was would come talk to me. And then yun nga eh, may makakatabi akong teammates, di ba? So parang that person would always say, doon tayo lumipat, doon tayo mag-usap, so lilipat kami in my dream. Lo and behold, I would wake up in the same spot. Like, I would know after a while, kasi na it's a dream. Kunyari, di ba, andyan ako. Let's say si MA, yung visitor for the day. Di ba? Parang MA would drag me to another part of the mat. So syempre, by the time I wake up, gets ko naman na hindi si MA yun. Mm-hmm. But why would I always wake up in a different part of the gym having the same dream? And it's always somebody telling me na, oh, Waki, let's talk. People here might hear you. Yun nga. And then, sleepwalking. Yes, pwede naman. Again, have you consulted a professional about it? Or it have you... never happened again. It just happens when I sleep there. Okay. And then, sorry. And you only slept once there. I sleep there all the time. That's why it happens a lot. So a lot, okay. And then there was this one time, sorry, guys, last. Same gym, ha? Good Friday. Ito naman. I remember, I went up to the gym na, yun nga, mahal na araw. So I guess nobody went to the gym because it was a holiday. Holy week, yeah. So I remember, parang syempre medyo mahaba yung biyahe. Natulog lang ako sandali doon sa, okay, if you imagine it, like, maliit lang yung fighter's quarters kasi na ganyan. Parang it's like two double deck beds like that. And then you enter it from a door na yun nga, kita mo yung buong ano. So from where I was, so imagine, nakahiga akong ganyan, andito sa taas ko yung mga light switches. Mm-hmm. Diba? So parang I turn the lights on, yun nga eh, medyo may creepy vibe na rin kasi. So I kind of turn the lights on, electric fan na ganyan. And I napped lang for a bit just in case somebody would get there. Sayang naman eh, di, at least may ka-training ako kahit isa. So I'm not sure how much time elapsed. Basically what happened was, so I remember pa, nakahiga akong ganyan. And then I saw a hand, it was hovering over me as if it was trying to first it got the light switches. Okay. So parang akala ko parang nagpapatay ng ilaw. Okay. Eventually it went to my face and then ginanon yung mukha ko. You were conscious that time? Yes, or I was. Okay, disclaimer, it might have been a dream. I'm not sure. Yeah. Mm. Minsan di mo na malaman eh, no? Anyway, thinking na teammate ko yun, kasi parang it's so normal naman na yung banter ng mga lalaki, di ba? Parang akala ko may natrip lang sa akin. Ganun. So ako naman, si excited, labas ako, parang, oh, may kalaro na ako, parang, yay, playmate. There was no one there! There was no one there! Like, as in girl. Yeah, kasi ganito eh. Oh, ito. Andito ako, di ba, nakahiga akong ganyan. Tapos ano yung light switch? Akala ko nga, the person was trying to get the light switch first. And then nga, eventually, parang nga, spinader yung mukha ko. So, akala ko it was one of my teammates trying to, you know, it was probably it was probably a dream. Yes, it might have been. But again, right after it happened, I jumped out of bed. Kasi yun nga, I was excited to see somebody else. Yeah. As in, hinabol ko pa pala. Kasi besides the gym area, may lobby pa yun. Yeah, so it's a dream and then when you woke up, wala naman talaga kasi you were just alone. So, although for the hand smother thing, I'm not even sure if it was a dream. Yeah.
Sometimes hindi mo na ma-separate yung reality sa dream kasi minsan may mga yun nga, unconscious ka or conscious ka, no, diba? I mean, how about you, like, Zara? Like, sorry, before we move on lang, ha, I get your skepticism, it's fine. Pero I guess the point I'm trying to drive at here then is like, maybe sometimes, for those of you that choose to believe, it might be the place. It might not necessarily be your faith or what you believe in. Baka meron lang talagang mga ika nga hotspots for incidents like this. Yeah. So I guess that's your physical well-being, ma'am. What if gutom ka? I mean, sometimes you are vulnerable if you're weak, if you're depressed, if you're like sad. Sabi na, the more you are depressed. Oo, oh, mga para mas vulnerable ka sa mga ganyan. How about you, Zara? Parang ano yung spooky? Hindi mo ganun. Hindi mo ganun ka takot kay Waki. Yeah. Ano lang, parang yung mga lights. Tapos may, parang sinara ko yung light, di ba? Mm-hmm. Tapos bigla nag-on. So ako naman, ay, baka na-miss ko. Baliktad yung ulit. Ghost na to, eh, no? Ino-on yung light. Sinara ko ulit. Gusto mo makita. Tapos biglang, yung switch na rin, mm-hmm. kasi nakaganon na rin, mm-hmm. eh, ang hirap niyang i-press. Saan to bahay niyo? Sa bahay. Ah, eh, yung bahay namin, sa Laguna. May history siya, or ano? Wala. Mga multo, eh. Basta wala. Ganon. Tapos pag... Ilan taong ka na nito? Ano? Mga high school na. Okay. Basta ganon. So, yun lang, pero marami pang iba. Marami pang ganon, okay. Pero mga, same ano house. Lang, like, marinig mo, may ma... Kasi sa sala ko natutulog, kasi mainit. Tapos, ano, marinig mo lang sa garahe, yung kaladkad ng chinelas. Mm-hmm. Eh, bawal naman pumasok yung mga tao dun kasi nga may gate kami, di ba? So, may mga ibang members of the family who have experienced the same thing. Yeah, ganun parehas. Din. Tapos, yung sa kanila, mas worse. Kasi yung sa kanila, yung pabulong na iba yung iba yung language. Yung mga Latin. Oo, mga ganun. So, how did you deal with it? Di ba normally, iba nagpapa-blessing? Dapat kinausap mo rin. May time kami na parang nagpa-pray kami kasi yung... one night, bumukas yung kwarto kasi sobra namin. Na. Yung kwarto namin, may lusutan pa for another kwarto. So, kwarto ko, and then yung kwarto ni Kuya, dun sa dulo. So, parang magpapas muna siya sa amin to get. Tapos may ano, nagbukas ng door bigla. Mm-hmm. As in, so fast. Like, may hangin din. Mm-hmm. So, nagbukas yung door ko, nagbukas yung door niya. And then that night, nagka-bad dream yung mom ko. Yeah. Tapos, that night, tumisigaw pa si Kuya. Eh, lahat kami tulog ng tulog. Eh, to think na tumisigaw siya, tapos kami tulog ng tulog. So, ayun, binuksan niya yung door, tapos may naka... nagsa-strangle sa kanya na black, all black lang. Oh. Tapos lahat ng things naka-lutang daw. Tapos after nun, biglang nawala. So, parang ano yung naging parang intervention ng parents niya? Parang mas kailangan ng malayo. Yeah. Ano yung intervention? Kasi usually... Parang nagpa-pray sila. Pa-pray. And then, has it stopped? Or... Feeling ko lumabas kasi, di ba, yung may hangin na lumapit. Tapos, as in... Lumaan lang. Gumano yung door kasi. Tapos, ano, parang lumabas siya. Yeah. Same thing that happened. Pero, same, different direction na. Coming from my kuya's room. Ako kasi never ako nag-experience na something like that. But, you know, my friend remember, bumili sila ng bahay. Alam mo yung, naghanap sila sa mga banks, yung mga na-foreclose sa mga bahay. So, they bought somewhere in Pasig, na mura lang. Mm-hmm. So, parang couple of millions lang. And then, it's a house and lot na up and down. And then sabi niya, at first ramdam niya talaga na mabigat yung feeling. The energy is very, very heavy. Even yung dun sa restroom, dun sa kitchen. Pero dahil hindi kasi sila naniniwala, tsaka inisip na lang parang, ano na, kung meron man, hindi papa-blessing natin. Oh, and then papa-change tayo ng paint, tsaka mura lang. And then wala naman daw history, hindi naman siya stigmatized property. But eventually, yun niya, marami sila na-feel, they had to resell it. Sobrang classic style. Oo. Yung mga ganyan mga... Yung bumili ng property. May history. True. Yun ang mahirap pag yung mga properties may mga nag-suicide or may mga na-salvage or yung mga may massacre kasi you wouldn't know. Like, kaya ako, guys, if you're going to buy a property or if you're going to rent, probably it's wise to talk to the neighbors first or you know, try to investigate. Pwede na yung babae dyan. Yeah, meron dyan pinatay or ganito. Alam mo yung mga something like that. Kasi even if you don't believe or even if parang something malakas yung faith mo, there are nights talaga that will get to you na parang chilling something talaga yung isa. Pero sobrang dami diba? Na nangyayari in that house. Parang nasanay na ako na every time na may mangyayari. Parang you learn how to live with it. How about you, Chris? Meron ka bang ano before we go na commercial? Ako yung nananakot. Yeah. So wala pa nang
nangyayari sa'yo? Kasi may roommate ako dati, yan, babae siya. Tapos ano, edi tinakot ko siya. So, takot siya, gusto niya nga tumabi sa akin. Ang ginagawa ko... Ay! Hindi yan ano. Nagtatakot-takotan lang kaya para gusto ko niya. Ang ginawa ko kasi, meron kasi akong ano, meron kasi akong speaker na maliit. Tapos kinunik ko sa cellphone ko, tapos nilayo ko. Tapos nagpatunog ako ng umuubo na may sakit sa baga, may sumusutsot. So, takot-takot siya. Yung ginagawa. Pero ikaw, wala ka pa naman personal experience or anything? Wala. Parang hindi naman ako takot. Naghahanap pa nga ako. Yeah, yeah, yeah. Siguro nakakatakot lang ng bata ako si Chucky. Yun lang. Ano traumatizing character for you? Marami. Isa yan. Chucky, yung mga chanak-chanak. Or The Ring, pinaka-class. Yeah. Probably we can talk more about that after the break, diba, Sarah? Library mo pag Halloween, M.A. Yes, mga series. Tsaka yun yung mga sa, diba yung mga uso ngayon, mga Netflix, kung ano yung mga trending. So ayan, as we head into a break, no, we will talk more about, no, and you feel free to suggest yung mga ating library of videos, mga classics and mga bago na pwede nating panoorin this Halloween. So huwag po kayong magbabalik. Aalis. Millennial TV will be right back. Ay, sige.